Let's now check on the situation in other areas near the Taal volcano. We are joined by Mayor Fulgencio Mercado of Taal Town in Batangas, which is adjacent to Agoncillo and to the southwest of the volcano. Mayor Mercado, good morning. Thank you for joining us. Good morning, Mike. Okay kami dito so far. So Mayor, you said okay kayo dyan. How is the situation exactly there in your area? Any noticeable changes in terms of air quality, the atmosphere perhaps? Yeah, as of now, ang hangin ay hindi papunta dito sa aming area. Mm-hmm. So according to reports, ay parang tipong southwest, no? Ay ang Taal sa history ng Bulkang Taal, wala pa talagang nangyaring damage kahit ano dito sa Taal Town proper, kahit nung araw pa. Ang Taal ay, itong bagong pag-aaral ay prone lang sa base surge according to Fibox. Pero this used to be the evacuation center ng lahat ng putok ng Bulkan since 1911. Sa Taal, nag-i-evacuate lahat ng mga tao because ito ay safe na lugar. Dito namang 2020 na kami ay napilitan ding lumikas dahil doon sa tinatawag na base surge ng bagong pag-aaral ng FIVOX. Mm, so relatively, you're safe in your area, but FIVOX reported last night there were at least four more phreatomagmatic eruptions and there was at least a report about a quake earlier today. Did you feel that in your area? Were you able to observe that? Yeah, oo. But yun naman ay tectonic, ano? Mm-hmm. Nasa Tingloy, no? Hindi naman dito yon actually. Iba yung case ng 2020 from the volcanic earthquake na talagang every now and then ay kaya napilitan ng mga tao. Ay, kasi tradisyon sa Taal na hindi lumilikas talaga. Ano? At wala naman damage. Sabi ko sa iyo, talagang dito rin, even 1965, lahat. But itong earthquake nga ay, ay talagang grabe nung 2020 ang earthquake. Kaya yun ang napilitan din ng mga tao na lumikas. Pero ngayon... Mayor, you're not expecting the situation to get worse. Are you still preparing? What steps are you taking to prepare for the eventuality, just in case, of another possible eruption? Preparado kami. Well, in fact, after this, meron kaming meeting. At kagabi, nag-convene na ang Municipal Disaster Risk Management Office. And in fact, I was with Mayor Lester Bisagun in San Nicolas at minomonitor namin. Kahapon ng hapon. Ano, and ngayon may pa-meeting ako sa mga yung malapit na mga barangays and barangay chairpersons with near parang low-lying areas near Pansipit River kasi doon nagkakaroon ng mga fissures doon sa area ng Pansipit River. Kaya diretso ang aming meeting ngayon, diretso lahat ng preparasyon at alam na in case of any eventuality or naka-ready kami na kung saan pupunta, alam na nila ang rallying point, ang alternate rallying point, lahat na. Eh, kasi na-master na rin kasi for sa haba ng panahon, isipin mo naman from 2020 ay hanggang ngayon, siyempre. So, kabisado na ng bawat isa. So yun, naka-ready kami in any eventuality. All right, Mayor, how will pandemic restrictions and health protocols affect your evacuation efforts and other measures that you're taking? Yeah, yun ang mahirap talaga na mangyayari kasi katulad nga ng ginagawa ng ibang LGU na dapat naman na meron talaga antigen test, ano, ang mag-evacuate kasi baka magkahawahan sa evacuation center. Kasi tayo naman ay mapalad because ina-accommodate tayo ng bayan ng Bawan. Si Mayor Ryan Dolor. At yun ang ating pupuntahan in case of any eventuality. At nakaready na rin sila. But syempre, kailangan on our part ay kami na rin mismo ay mag-antigen sa mga kung sino mang pupunta sa ibang bayan. Ano? Mm-hmm. But the problem nga now is syempre, medyo mahirap ding mag-acquire ng antigen. Napakamahal din, actually. Mm-hmm. Mayor, kumusta naman po yung mga residente ninyo? Anong naging reaksyon nila dito sa balita ng panibagong pagputok ng Bulkang Taal? E di panic. Lahat ay nagpanic dahil siyempre nung
nadala nung 2020 na maraming earthquake. So ngayon ay talagang konting earthquake lamang ay siyempre nagpapanik na yung mga tao. Kaya sabi ko, relax lang, stay calm. And in case lang of any eventuality, ang announcement will be coming from the LGU and from the peoples and from the national government. Bear, how about possible disruptions to the livelihood of your residents? What particular industries are we looking at? Yeah, talagang na-damage na kami ng lalong-lalo na itong pandemic na ito, natapos ang vulkan, nawala ang livelihood ng mga tao, tapos yun nga yung pandemic pa. Syempre, ang turista nawala sa bayan ng Taal, ano, kahit safe kami, and syempre yung pandemic naman ay yun ang lockdown, laging ganon. So walang tinatanggap na bisita. Syempre ang economy, ang barong, ang balisong, you know, yung mga kunamin, mga panutsa ay medyo naapektuhan lahat ng mga local products. Kasi meron kaming El Pasubat, empanada langgunisa, panutsa suman, barong, balisong, tapa. Yun ang aming pinagmamalaki sa bayan ng mga food ng Taal. Yun ang mga products namin. Syempre naapektuhan yun ng pandemic. Bulkan, nasira ang palengke, no, ng January 12. Then nakabalik ulit ng February, March, naging normal. Nag-announce naman ng lockdown ng March 15, 2020. So talagang apektado. Mayor, we're hoping for the best at sana ligtas kayong lahat dyan sa Taal, Batangas. Okay. Mayor Fulgencio Mercado there of Taal Town in Batangas talking about the threats posed, especially to the industries of his residents with the possible eruption or with the eruption of the Taal volcano.